Hi everyone, Ate Myra here for today's video guys. Pag-uusapan natin yung mga issues with GCash ng other GCash users guys. By the way guys, yesterday meron po akong video kung paano po ako na-scam. Personal experience po yung shinare ko po yesterday. Paano po ako nakuna ng 1,200 sa aking GCash account. Guys, kung interested kayong mapanood yung video na yun or kung hindi nyo pa napanood, ililink ko na lang po sa baba. Pero for today's video guys, i-feature ko naman yung mga issues ng other GCash users sa GCash po nila. Kasi samot sari po guys, hindi lang po yung pag-request, but also later if I find out or malalaman nyo rin. Pero anyway guys, if you're interested to know, para na rin magkaroon tayo ng awareness, maging babala po ito para sa atin at mas maging maingat po tayo, then please keep on watching. Share ko lang sa inyo itong article po ni news.abs-cbn.com ni Jessica Finol po ng ABS-CBN News. Thank you po sa opportunity na ma-interview po ninyo. And ito po yung title guys, Come Proof Your Digital Wallet with These Pro Tips. Also guys, makikita nyo po dito yung nag-i-interview po sa akin. Ayan po, Be Cautious. Guys, ililink ko sa baba yung link ng article na to guys ha. I hope you can read. Also, para din maging warning sa inyo yung nangyari nga na hindi siya ganun ka-safe. Ayan po yon. Kayo na lang po bahalang magbasa kasi po ang haba. Pero anyway, sobrang happy ko po na naging part po tayo ng article ng ABS-CBN. So, sana nga po guys, sana po magkaroon po ng solusyon at sana maging safe and secured na po yung mga apps. Hindi lang GCash, Paymaya, but also Coins. Sa lahat po, because of course, money is money and it's money that we work hard for, diba? Anyway guys, proceed na tayo sa video. So, sa case niya naman guys, 100 pesos lang yung laman ng kanyang GCash. Pero nagulat siya kasi merong pumasok sa account niya na 124,000 something. Tapos, bigla lang kasi siya nag-flash screen yung balance at ganun kalaki. Pero seconds lang, unti-unti nawala yung pera hanggang natira na lang po talaga yung balance niya. So, ibig sabihin, de-secured yung mga accounts sa GCash. Imagine guys, 124,000 something yung pumasok sa account niya. Next one, sabi naman dito, sa kanya naman, nagamit ng GCash MasterCard niya. 6K plus at 1.6K na discharge amount. Di niya alam ang transaction at may reference number pa. Wala daw siyang kaalam-alam sa transaction. 2 years ago pala nang mangyari ito pero wala pa rin resulta. Di niya rin alam kung saan na merchant ang transaction. Imagine guys, 2 years ago pa pala to, pero wala pa rin resulta sa nangyari. So sad naman. Next one, nakakatakot maglagay ng pera sa GCash kasi ako, pera kong 26K winidraw tapos ginamit pa account ko ni loan ng 5K. Tapos pinababayaran pa sa akin. Feeling ko itong 5K na to guys, ito yung GCredit, no? Daming scam sa GCash, dapat laging ititira na pera dyan, 100 lang. Pagpasok ng pera, i-withdraw dapat agad. Next one, yung asawa niya daw, 1,300, sabi, pinasok na sa account niya. Tapos nang makuha niya, history, walang pumasok. Tapos sabi ng kausap niya sa hotline ng GCash, gawa na lang daw ulit ng report na napasok na. Paano yun? I-edit nila sa list na napasok na yung pera? Ay, kahit maliit yan, pero pinaghirapan yan. So true. Yung sa akin naman, 1,200, pero that for me is a big amount of money na. Next one, yung akin nga, may 250 pa ang laman ng GCash ko. Nag-send ako sa other GCash user ng 150. Ang asa ko, may matitira pang 100 kasi syempre, 250 minus 150 is 100.
putik, 1.50 na lang. Maliit na pera, pero nakaw pa din. That is so true. Maliit man o malaki, imagine guys, kung yung maliit na money natin, naipon, kasi marami sa atin yung nakunan, diba? Then, malaki talaga yun. Next one, ganyan sa akin, pinlock ng walang dahilan. Pinagpasa rin kami ng ganyan. Tapos, tawag me for 3 weeks, halos everyday, thrice a day. Tapos, mga ingit yung sasagot. Gawa lang ng gawa ng report ang nangyayari. Tama. May time pa nga, kinlose ticket kasi one day ko di na-update. Sabi kasi sa akin, di na-update. Pagtawag ko, wala na raw yung ticket, close na. So, back to zero me. Ultimo supervisor, di magawa. Kaya, pumunta ako sa office nila. Ayun, natapos din ang prob. Hustle talaga, sakit sa ulo. Imagine, pumunta pa talaga siya sa office para ma-solve. Paano naman kami na malayo, ba diba? Nasa province. Anyway, sa kanya naman guys, next issue, sa akin po, may tumatawag at text, may utang daw ako, pero simula June, blacklisted na ako sa kanila. Tsaka wala akong maalala na nag-G-credit ako sa kanila. Imagine guys, wala kang ginawa, pero may gantong nangyayari. May G-credit, tapos blacklisted na sila, June pa lang. Next one, from Zamboanga City naman siya guys, so similar scenario daw, may nag-report daw, ipa-blacklist yung account ko. Yes guys, dun kasi sa FB post na nakita ko guys, yung reason, I mean yung kanyang hinaing talaga is yung binlock po yung kanyang account, or pina-blacklist yung account po nila. So, tumawag, nakipag-coordinate via 282 at nag-submit ako ng report at kung ano-ano via email. After 3 months, sinabi sa akin reported for fraud daw. After ma-receive ko yung email na yun, tumawag ako para humingi ng more details, advice kung paano maaayos yun. Naka-twice connection ko habang on hold ako. Nawala na ako ng gana, 3 months ako naghintay. Nag-follow up ako lagi, almost 3 times a week. Ngayon, gusto ko sana malaman paano mapasama sa pagreklamo nyo kay Sir Tulfo. Imagine guys, it's been a long time na guys. Next one, kailan ba boss? Kasi ako gusto ko din magpatulfo kasi winidraw yung pera ko na 26k. Imagine, winidraw yung pera niya 26k. Tapos, ginamit pa account niya sa loan. Niloan pa ng 5k. Guys, grabe, kahit G-credit. OMG. Tapos, ang hirap yung customer service nila, wala makakausap. Tapos, may nag-email sa akin, babayaran ko daw yung niloan ko. Samantala, hindi ko alam sino nag-loan nun. Ginamit lang bali yung account name ko. Alam mo guys, this is so true. Meron tayong subscriber nung nag-post ako na na-scam ako sa community. Talagang nag-message siya sa akin na siya may gumamit po ng G-credit niya at siya pa talaga nagbayad nung G-credit. Ginamit po ata yung G-credit niya sa Mercury Drugs. At siya din po nagbayad. So sad. Kasi kahit G-credit, imagine wala kang hold sa G-credit guys. Next one, sa akin nakailang ticket na sa customer service, di pa rin nare-resolve. Hindi ko mailabas yung pera ko sa GCash, limit exceeded daw kahit hindi ko naman gaano ginagamit account ko, pang load at bills lang. Bills payment lang, ngayon 2 months na limit exceeded pa rin daw ako for November. Eh hindi ko nga magamit, exceeded na naman. Hala guys, grabe. Next one, paano naman yung akin 100 pesos per week lang nilalagay ko sa G-save ko tapos ninakaw pa nila? Guys, 100 pesos na nga lang guys na nakawin pa. Pero imagine yung 100 pesos mo, kung marami kayong 100 pesos, diba? Let's say 10 of you, 1,000 din yun guys. Pero what if more than 10? Yun na yun guys. Next one, sa akin nag-cash in ako Western Union gamit GCash. Kulang 5k. Ano ba yun? Confirm na na-claimed using GCash ang perang pinadala sa akin pero wala sa wallet ko. Mahigit isang buwan na din na di pa rin nila binabalik. Halos inaraw-araw ko pag-email at pagtawag sa kanila, puro follow-up report lang sinasabi nila. This is so sad, guys. Right? Nireport yan ng mga nagpadala sa kanya.
di pwede iba't ibang tao magpadala sa account ng malalaking amount. Ganon din patakaran ngayon sa bank. Kapag iba't ibang tao nagpapadala ng account, hinuhold nila ang account kasi baka daw nang i-scam. So, ito naman guys, parang nagbigay siya ng konti information lang about it na pwedeng dahilan kung bakit na-block or na-block or na ano ba yung isang term yung account mo. Okay, let's go to the next one. Ay, ito na pala yung last. Okay, so yun po yung ilan po sa mga issues with GCash guys. Iba pa yung nasa YouTube guys, kasi yung sa YouTube naman, meron din ako napanood sa YouTube, mga iilan po sa mga na-victim din po, nagkaroon din po ng unauthorized transaction sa kanilang GCash account. At isa dun guys, same scenario po sa akin, same person po na nag-request, fake name or hindi po real name po yung ginamit. Ibig sabihin, hindi po verified user. Now guys, kung pwede pong mag, of course, mas madali pong mag-scam pag unverified ka, kasi po, mas mahirap po for GCash to trace you, diba? Pag hindi po real name. Pero, hindi lang po yan yung nangyari sa kay Darren and Warren Vlogs po. Subscriber po niya. Yung nag-request ng money at kumuha ng pera sa GCash account niya. So, yun po. Yung case naman nun, iba. Kasi, this time, it's a verified user. Verified user, kaya ako nasabi na verified user kasi real name po of a person yung nag-appear po sa kanyang message. Okay? At yun yung nakakatakot guys. Kasi nakakatakot yun for that person na gumawa kay Darren and Warren Vlogs. Kasi masasabi ko na mas mabilis siyang matrace because verified user siya. Okay? So, dun po gumawa sa akin at dun sa isang vlogger or YouTuber na same po kami ng scenario, yung kay Men Gosu or Dom Cispino po na transaction, guys. Mahirap pong matrace yun kasi hindi verified user. So, kung verified user like Darren Warren Vlogs, naku, patay tayo dyan. Mabilis po tayong mahuhuli dyan. So,